Ang sarap ng pakiramdam ngayong umaga ng Sabado na wala tayong trabaho, pahinga tayo ngayon. Sa ganitong sikat ng araw, kung mapapansin niyo mga bossing, ayan. Tanyo, ayun ang lake. Namimiss ko ng mag-paddleboard kasi ang lagi kong kasama ay yung aking anak na babae, si Charlene. So ayan, dalawang life jacket yan at yan ang paddleboard namin dito. So kapag yun napupunta dito ay inayaya akong bumaba dito sa, ayan, sa baba. Napakaganda. Titingnan natin mamaya siguro kung makakababa tayo dyan. Mga bandang alas 4, alas 5 ng hapon. Maganda-ganda na mag-paddleboarding dyan sa lake na yan. Ngayon mga bossing ay tingnan natin ngayon yung ating garden ngayon. Ayan, mukhang naunahan na tayo ni Commander. Ba, talaga naman. madami ng harvest. Ayan. Yun nga natin hinarvest ni Commander. Ayan, meron na siyang bulaklak ng kalabasa. Kompleto na. Meron na siyang talbos ng kamote. Maraming kamatis. Ayan, ang pipino niya. Ang green beans. Ang talbos ng kamote. Ang bulaklak ng kalabasa. Grabe, sa mo ba naman makukuha? Hindi, mga bossing, hindi namin makukuha dito itong mga to. Talagang ito ay manggagaling talaga sa mga pananim natin dito. Ayan, kinuha niya na yung mga nahinog na kamatis. Araw-araw siyang kumukuha. At halika, pasok tayo sa ating garden. So, ito yung aming yung gate ng garden namin. Kung mapapansin nyo ay meron kaming mailbox dito. Itong mailbox na to ay hindi ito lalagyan ng mga sulat, kundi ito ay lalagyan namin ng mga gamit. Magandang idea mga bossing, tingnan nyo. So, dyan namin linalagay lahat yung aming mga gamit sa garden. Yung mga cutter namin, pang-prune namin. Tapos ay sinasara lang namin yan dyan. Ayan, yan yung lumang mailbox na nakuha ko during the time ng aming spring cleanup. Tapos itong side naman na ito ay dyan ko naman inilalagay yung mga aking mga gloves. Ayan, yan. So, yan ang design, ang work ng mailbox dito sa aming entrance ng garden namin. Ayan, ito ang aming gate pagpasok. So, nagsasound trip na si Mrs. doon ng kanyang music. Ayan, ito na ang garden, pasok na tayo. So, ganyan lang, nasa side lang, tapos linagyan ko ng screen yung gilid, pero yung labasan ng bunga nila, hindi ko linagyan ng screen, kaya yan ang purpose nyan. Dyan ko nilulusot yung bunga nila, tapos patuloy silang gumagapang pataas. Ayan, katabi ng herbal section natin dito, mga herbs natin dito, ay narito ang ating gabi. Section natin. So mga bossing, nais kong ipakita sa inyo ang laki ng tulong nitong ginawa kong trellis, vertical trellis nito dito sa side na to, kung makikita niyo. Dahil nga kasi kung hindi ko ginawa ng vertical trellis ito, ay siguradong wala tayong maitatanim dito sa ilalim ng iba pa. So yan, sa ilalim na yan ay makikita niyo may space pa tayo. Ayan, ang dami pa nating space kung makikita niyo. Meron tayong watermelon dyan. At nakikita natin yung ilalim. Natitrim natin, naalagaan natin yung halaman. So, ito yung vertical trellis na ilagay ko dito. At mapapansin ninyo, ang ganda ng laki ng bunga. O, ayan, makikita nyo. Ito yung ating spaghetti squash. So, itong trellis na ito, ay napulot ko lang ito nung spring clean up namin dito. Ito ata ay sa kama, basta itinapon na lang nila dyan sa side ng daan at pinulot ko. So nakita ko ay po pwedeng pakinabangan at maging trellis siya. Kaya ang ginawa ko ay inilagay ko dito. Ang laki ng pakinabang, kung makikita ninyo mga bossing, ayan o. Diba? Imbis na ang
ang ating squash ay nandiyan lang sa lapag. Dahil nga very invasive ang kanilang nature. Kaya napaka-ideal mga bossing ang gawin ninyong vertical trellis. Napaka-ideal sa kanila ang vertical trellis para lang sa akin sa experience ko ngayon. Kesa nahayaan nyo silang nasa lapag lang na kung saan-saan lang sila pumupunta. Katulad nitong so it gives you a lot of savings in your space when you have this vertical trellis. Talagang malaki ang nagagawa. Tsaka maganda pa tingnan sa halaman. Ang ganda pa, nakukuha pa nila yung full spectrum ng araw, sikat ng araw, kaysa nasa baba sila na kung saan-saan lang sila naggagapangan. Tsaka ang gandang tingnan. So, yan yung ating vertical trellis ngayon. Kung mapapansin nyo, mga bossing, ayan. Ito yung ating pergola type. Ayan. Tapos makikita nyo naman ang bunga ay nasa side lang. Tingnan nyo yung napakalaking bunga nitong spaghetti squash natin. Tapos yan naman yung ating melon. Meron pa tayong isa doon. Tapos nandiyan sa itaas yung another squash, green kalabasa natin. So ito yung ating pergola. At pumapasok kami dito, ayan, makikita nyo ang space. Talagang it saves a lot of space. So ang bunga ay nandito lang sa mga side. Ayan ang bunga, makikita nyo, nakasabit lang dyan. Kaya ang gandang idea talaga yung ganitong vertical trellis. Pwede nyo gayahin mga bossing sa inyong garden. Malaking savings doon. So when it comes doon sa space, tapos pwede nyo rin gawin yung ganito na pwede kayong maghang. Yan yung aking yan, tinalbusan na ni Commander ngayong umaga. Pansin ninyo yung ating sweet potato. Ito nga ang kabuuan ng ating vertical trellis na nais kong ipakita sa inyo, na ang laking advantage na naibigay sa atin sa ating mga halaman ngayon at nag-save pa. Look at that. Tingnan niyo mga bossing, doon lang sila umaakit sa taas. Ngayon kung gusto niyo malaman lahat ang full details kung paano ko ginawa ito, paano tayo nagsimula, meron akong mga video diyan sa baba. Check niyo lang kung paano ko ginawa ito at nandoon lahat ang start to finish kung paano natin ginawa itong ating vertical trellis. Kahit yung doon sa side na yon, makikita ninyo na napakaganda. Tignan nyo ang laki ng bunga ng spaghetti squash natin. Tapos ang ganda pa ng space na pagpasok natin. Ayan, papasok pa. Ayan, tapos ang mga bunga lang nila nandiyan dyan sa taas, nandiyan lang sa side. Nakasabit lang. Nakatuwa. Ayan, katulad nito. Another bunga na naman siya. Nakasabit lang yan sa side. Ayan. Ito ay may bunga na naman dito sa side. Patuloy na nagbubunga sila. Ayan ang spaghetti squash. Tapos ito naman yung ating melon. Ayan ang ating melon. Meron pa tayo doon sa side na yun. Ayan, another melon doon. Tapos marami pa ako nakikitang nagsusulputang mga melon na mga bulaklak. Ito another melon na naman yan. Yan ay i-unpollinate natin ngayon para magtuloy-tuloy. Yan yung mga bulaklak ng squash, green kalabasa, nakikita natin. May naispatan na naman ako dito. Another, ito na naman yung ating spaghetti squash. Samantalang meron tayong isa doon. Kung makikita nyo, ayan, meron tayo. So, napakaganda ng idea mga bossing ang ganitong vertical trellis. Kung kayo ay gagawa ng inyong raised garden bed, ay samahan nyo na rin ng ganitong vertical trellis para at least ay ma-save ninyo ang space sa garden. Tapos maganda pa silang tingnan. Makikita nyo ang mga bunga ay nandiyan lang sa side. Makikita nyo ang dahon ay nandun lang sa mga taas at
nakita nyo ang walking space namin. Ayan o. Marami pang space na po pwede kang tamiman sa iyong raised garden bed. Tapos may space kayong po pwedeng lakaran para alagaan sila. Ayan, talagang tuntuwa ako dito sa spaghetti squash nito, napakalaki. Ayan. So, kung naibigan nyo mga bossing yung ating short video ngayon, updated August 8, 2020, I like nyo lang ating video at thanks for watching and see you on my next video.